singer and actress Sarah G nag-public apology nga sa kanyang mga magulang makalipas ang 2 taon. Ating panoorin ang video, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit ang notification bell para laging updated sa ating mga showbiz news. Noong February 20, 2020, ikinasal si Mateo Godicelli at Sara Geronimo. Tutol nga ang mga magulang nitong si Sara sa naging desisyon nito. Kaya naman, naging lihim sa mga magulang ni Sara at na si Mommy Divine at Daddy Delphine ang kanilang pagpapakasal. Sa kabila nga ng naging issue na ito ay tahimik lamang itong si Miss Sara Geronimo, kaya naman makalipas nga ang 2 taon ay finally humingi na nga ng tawad itong si Sara sa kaniyang pamilya, lalong-lalo na nga sa mga magulang nito. Magandang araw po, naway ligtas po tayong lahat mula sa bagyo. Hindi ko po ito madalas gawin dahil gusto ko pong manatiling pribado ang aking personal na buhay, pero pinipili ko pong kunin ang pagkakataon na ito upang pasalamatan ang Diyos, ang aking pamilya at ang aming mga poor babies para sa inspirasyon na patuloy na maging malakas, masaya at mapagmahal sa buhay anumang hirap o pagsubok ang ating harapin. Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito sa paraan din na ito na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis ngang nasaktan sa aking mga desisyon sa buhay. Patawad po. Sa aking mga magulang, walang hanggan po ang pasasalamat ko para sa buhay na ibinigay ninyo sa akin, sa aming magkakapatid. Lahat ng suporta at pag-aaruga ang inyong walang katumbas na pagmamahal, walang sinuman ang pwedeng makapagpunan po nito. Mahal na mahal ko kayo, Daddy at Mama ko. Araw-araw po kayo na namimiss at naiisip. Kung meron man po akong natutunan sa sitwasyon na ito, ito ay ang pangunawa at pagtanggap na walang perpekto na buhay o pagmamahal mula sa ating mga tao lamang. Ang pinaka-importante ay ang pagpapakumbaba na tanggapin ang katotohanan na ito at pagtutulungan na maging mas mabuti at mapabuti pa ang buhay ng bawat isa, lalong-lalo na nga sa isang pamilya. Dahil ang pamilya ay binuo ng Diyos at patuloy itong magiging buo, kung pagmamahal at pagpapakumbaba ang paiiralin sa ating mga puso anuman ang pagkakaiba, o maging choices, desisyon sa buhay ng bawat isa. Napakadali din para sa atin na manghusga at magbigay ng opinyon ng buhay ng iba. Wala tayong kontrol sa pag-iisip nila. Ang pinaka-importante ay alam mo kung ano ang katotohanan sa puso mo. The truth is, in the end, it's just really between you and God. In my darkest hour, I was also reminded to look to God and feel His unfailing love and faithfulness through His word and grace. I have learned to find joy and peace again in God alone, the author of love and the perfecter of our faith. Sa mga nakakabasa po nito ngayon, gusto ko lamang po ipaalala sa ating lahat dahil napaka-busy natin o preoccupied dahil sa ating kanya-kanyang buhay na huwag po natin kakalimutang pahalagahan ang bawat oras at pagkakataon na binibigay sa atin ni Lord para maiparamdam sa ating mga mahal sa buhay kung gaano nga sila kahalaga, kung gaano natin sila kamahal. Para saan nga ba ang lahat ng ginagawa natin kung hindi para rin sa kanila? Malayo man sila o malapit, yakapin natin sila ng mahigpit sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpili sa kanila. Sa aking mga popsters na patuloy na sumusuporta sa akin bilang isang artist at umuunawa sa akin bilang normal na tao. Napakaswerte ko sa inyo. Kayo ang unang nagbigay sa akin ng pagkakataon na mapansin bilang isang mang-aawit at artista. Maraming salamat sa inyo. Sa aking pong manager for almost 20 years, Boss Vic, kayo po ang naging instrumento ni Lord para matupad namin ng aking pamilya ang pangarap ko na maging singer at artista, ang magkaroon ng mas magaan at komportable na buhay.
Maraming maraming salamat po, Boss Big, sa aking buong Viva family. Salamat! Sa aking buong Jeronimo family, mula noon hanggang ngayon, kayo ang inspirasyon ko sa buhay. Para sa inyo ang aking muling pagyakap sa musika at pagkakataon na muling makapagbigay ng saya at inspirasyon sa ibang tao. Ngunit bilang isang anak at kapatid, para sa akin ang makasama kayo habang ako ay nabubuhay ng may pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga puso, ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang tagumpay at kaligayahan. Muli, maraming salamat para sa inyong pagmamahal at para sa inspirasyon. Mahal na mahal ko kayo.